Kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng anti-cybercrime law, nagsalita ang grupong Anonymous Philippines na umaming nasa likod ng panghahack ng ilang websites ng gobyerno. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nababago ang ipinoprotesta nilang anti-cybercrime law. Inatasa naman ni Justice Secretary Laila De Lima ang NBI o ang National Bureau of Investigation na papanagutin ang gumawa ng hacking activities. My report, si John Consulta. Mismong website ni Pangulong Noynoy Aquino na president.gov.ph ang pinuntirya ng grupong Anonymous Philippines sa unang araw ng pagkapatupad ng RA 10175 o Anti-Cybercrime Law. Ilang oras rin hindi ma-access ang website ng Pangulo matapos matagumpay na mapasok ng mga hackers. Agad kumilos ang mga web administrator ng website ng palasyo para maibalik ito sa normal na operasyon. Pero hanggang kaninang alas 5:30 ng hapon, under maintenance pa rin ito. Kaninang madaling araw naman, pinasok ng mga hackers ang website ng Kamara at Senado. Nakapanayam ng GMA News ang isang nagpakilalang miyembro ng Anonymous Philippines at kinumpirma niya na sila ang nasa likod ng panghack bilang pagtutol sa unang araw ng implementasyon ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero hindi lang basta defacement ang ginawa ng mga hacker. Tuluyan daw nilang pinabagsak ang ilang website na pinasok nila. Babala pa ng Anonymous Philippines, hindi sila titigil hanggat di nariribisa ang anti-cybercrime law. Pinoprotesta nila ang probisyon ng batas na anilay kumikitil sa kalayaan ng pamahayag. Hindi nila kami kayang itrace. At kung meron na sa amin ang malakip, alam po namin na yung pinaglalaban namin yung hindi lang para sa amin kundi para sa buong bansa. Asahan din daw ang mas malawak na pagkilos di lamang ng kanilang grupo kundi maging ng Anonymous International na binubuo ng mga hackers mula sa ibang bansa sa mga darating na araw. Mr. President, Senators, Congressman, buklak po natin ang ating mga mata. Di po pa natin nakikita ang mga hinain ng taong bayan. Ipinag-utos naman ni DOJ Secretary Laila De Lima sa NBI ang paghahanap sa mga hacktivist para raw mapanagot sa kanilang ginawang panghack sa mga government sites. Ayon naman sa ilang eksperto, mahalagang maisagawa ang ilang mga hakbang para di mapasok ang mga websites o email accounts ng isang kumpanya o individual, lalo pat ipinapatupad na ang anti-cybercrime law. You have to have a strong password, no? Combination of numbers, letters, kailangan halo mo yan. Never use your name, your spouse name, your relative, birthday, address, huwag mo gagamitin yun. Do not open your email, your social media account on public Wi-Fis, no? So if you go to malls, you go to internet cafe, for example, as much as possible, huwag mo bubuksan yung mga email mo doon, no? Kasi these are unsecured connections, eh. Pwede ko ma-capture, ma-trace. Eh, kung sino man yung nag-login dyan, pwede ko makita. At kapag na-hack naman ang iyong website, dapat lang tandaan ang ilang mga hakbang para maisaayos ito at mapigil ang maulit. To the extent na burahin na niya yung buong server mo, buong website mo, you need to have a backup copy. No? So, ang ganun din gagawin mo. Pag nabura niya, i-upload mo uli lahat ng mga original files mo para ma-retain o ma-sustain, ma-normalize uli ang iyong website. John Consulta, GMA News.